Dahil excess na yung ating mga itlog at hindi na kayang ititer ng ating incubator, kaya gagawa tayo ngayon ng DIY incubator. So ito lang ang kakailangan natin. Ano? Pinakauna, syempre, itong gagamitin nating box. Ayan, kung mapapansin ninyo, medyo luma na siya, no? Kasi nabili ko lang ito sa marketplace at second hand na nga siya. Kung bibili kayo nito, na brand yung mas mahal. Ayan, pangalawa dito, yung pinakamahalaga yung gagamitin nating thermostat. Ayan, so nabili ko ito sa Shopee, kasabay nitong fan. Bali, pare silang nabibili. Tapos, itong heating element na gagamitin natin, itong 50 watts na incandescent bulb, ayan, receptacle. Tapos, ito naman mga gagamitin nating accessories na sa tingin ko, magagamit natin sa paggawa nitong ating incubator. Ayan, simulan na natin. Disclaimer lang po, hindi po tayo profesional sa ganitong bagay. DIY lang natin ito, pero sa pagkakaalam ko, may apat na mahalagang bagay na kailangan i-stress kung gagawa tayo ng sarili nating incubator. Temperature, humidity, turning time, at ventilation. Nansagay mahit natin yung mataas na percentage ng hatching rate nila. Kung pangalawa na nga lang dito, yung fertility ng itlog na ating i-incubate. Para hindi masayang yung oras, pera at pagod natin sa pag-breed at pagpaparami ng sisiw. Ayan, naikabit na nga yung fan at thermostat. Sunod na yung heating bulb. Medyo luway lang sa pagbutas sa styro box kasi anytime posibleng magka-damage yung box. Ayan, sunod na yung patungan ng mga tray. Meron tayo ditong bottle caps. Napulot ko lang ito sa daan. Ito yung magsisilbing washer sa labas para kumapit lalo sa foam yung bolts. Ayan, paminto. Saktong-sakto nga lang yung distansya ng mga tray natin. Ayan, okay na. Ito na po pala yung final output ng ating DIY incubator. Ano? Che-check na natin. Hopefully, gumagana lahat ng wirings. Kung nilagay yung thermostat niya, ayan. Tapos yung mga connections ng fan sa kanong bulb sa loob. So ito yung ginawa kong patungan. 1/2 na angle bar, ayan. So nakapix yan dun sa gilid. Tapos nandito yung lock niya sa labas. Ayan. Para talagang matibay, ano. Mabilis lang pag-install niya kasi manual incubator man to. Ayan. Ayan. So, dito sa baba, siyempre dito natin ilalagay yung kanyang tubig, ano. Para sa humidity ng ating incubator. Ayan. So ito, ilagyan ko siya ng salamin. Ayan, para masisilip natin yung itlog na hindi natin siya binubuksan. Pagdating naman po sa hatching rate, hayaan niyo po titetest natin sa mga susunod na araw kung gaano ba kataas yung hatching percentage ng ating incubator. So yun lang po. Maraming salamat.